Hello, 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 hello. Once again, Madam Jocelyn Celeridad. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking white, ayan, may sumingit, di ba? May sumingit! Hello! Magandang hapon muli! Nandito naman po muli ang inyong lingkod, Jocelyn Celeridad, at muli tayo mag-chika-chika! Ano naman bang chika ni Madam Jocelyn Celeridad today habang tayo nag-aantay? Kasi papunta kami kay Ninang Amaya Steps. She invited us to have dinner sa kanyang place, sa kanyang bahay. So, yun! Bumibili si Anna Macy ng soft drinks at tayo magka-chika-chika, di ba? 15 minutes na 10 minutes man lang makapag-premiere. Okay? Ano nga bang mainit ngayon sa YT? Nako, ang mainit na usapin ngayon ay ang tax. Ang pagta-tax ni Lolo sa ating mga small YouTuber. Actually, lahat naman, di ba? Affected. But mostly, ang talagang maapektuhan dito is tayo mga small YouTuber. Kasi nga naman, maliit na ang kita natin. And yet, babawasan pa niya tayo ng kadatungan. Diba? But anyway, sa mga small YouTuber na gustong magsimula or yung mga aspiring na magbukas ng kanilang channel, huwag kayong mapanghinaan ng loob kasi ang mga small YouTuber na katulad natin is kikita lang tayo through sa suportahan. Basta marunong ka lang makisama, marunong ka lang sumuporta, marunong ka lang makibagay sa mga papasukan mo na LS. Tiyak. Kikita at kikita ka. At syempre, samahan mo na rin ang pagtsatsaga, gaya nito, di ba? Konting antay, konting hinto ng aming sasakyan, konting pagkatanga-tanga mo na gano'n na nag-aantay sa inaantay mo, is makapag-isip ka ng isang chika na magawan mo ng premiere at masuportahan ka ng mga taong sinusuportahan mo during premiere, datong na yun. O, diba? So, tiyaga lang ang puhunan dito sa pag-YouTube. Tiyaga sa pag-LS, sa live streaming, pero syempre sa amin na working mom, mahirap din hatiin yung oras namin kasi nagtatrabaho rin ako, especially ako, 6 hours a week. So, yung one day ko na Friday, minsan naka-live stream ako, minsan hindi. Kasi nga, yung 6 days na pinang YouTube ko, na pinang suporta sa mga sinusuportahan ko, is Friday naman ang balik ko sa mga premieres na kailangan kong balikan. Ganun lang yon. So, yung mga aspiring na mag-YouTube, huwag kayong mapanghinaan ng loob. Pasok lang kayo, pasok. Gawa lang kayo ng inyong pangalan. Gawa lang kayo ng inyong brand name. Ika nga. Branding lang ng iyong channel. Makilala ka sa pagbablog mo. Makilala ka sa isang bagay na mai-instill sa utak ng mga tao. Ayang gaya ko, Madam Imkay. Kasi nakilala ko sa Facebook bilang isang Madam Imkay. So, yun, nakatulong din yun, yung pagiging Facebook online seller ko. Nakatulong yun nung ako'y nagbukas ng Facebook. So, yung mga nag-subscribe sa akin is mostly sila yung mga suki ko. Sila yung mga nakasuporta sa akin nung ako'y nagla-livestream pa. So, yun lang yun. So, tip paano gumawa ng isang channel. Ang tip ko sa inyo, base sa aking experience at base sa aking mga napupuntahan na LS. Sa aking obserbasyon, sa almost, kailan ba ako naging YouTuber? August, September, October, November, December, January, February, March. 7 months na akong seven months na akong nasa ere ng YouTube. So, napansin ko, mas madaling gumawa
ng channel is gamitin mo ang pangalan mo. You know why? Kasi pag gumamit ka ng ibang pangalan or alias or AKA, parang kahit ikaw malilito eh. Parang ikaw makakalimot din kung anong pangalan mo, lalo na yung mga amnesia, may mga amnesia katulad ko. Mas maganda pa rin yung pangalan mo kasi unique. Diba? Although na sa YouTuber may mga nagpapare-parehas ng pangalan, pero sa pangalan mo at least malilese. Malilese yung possibility na magkaroon ka ng kaparehas, 'di ba? So, advice ko, mas madaling ipangalan sa channel mo ang sarili mong pangalan. At meron din ako na subaybayan na isang LS na ang advice ni Madam is lagyan mo, lalo na yung mga OFW, ha? Kami na OFW. Mas maganda daw lagyan ng pangalan, ng kabit ng pangalan namin kung anong lugar kami. Kasi mas mag-a-attract yung taong isubscribe ka. Gaya ng, for example, nasa UK ka, for example, nasa London ka, nasa Singapore ka, nasa Hong Kong ka, nasa Saudi ka, nasa Jeddah ka, nasa America ka, nasa isang kamampanig ng mundo, ilagay mo sa pangalan mo, mas ma-attract silang isubscribe ka. Kasi unang-una, isipin nila, mapiplay mo sila from their ads. Kasi alam naman natin na ang kita ni Lolo is through sa ating mga patalastas. So, sa bawat lugar ng patalastas ay may kaakibat yun na halaga. So, the more na nalalaro ang patalastas mo, kasi ang tawag namin sa panonood is paglalaro, the more na nalalaro ang yung patalastas sa lugar ng mga West country, sa Amerika, sa UK, basta sa ibang lugar, aside sa Pilipinas, na base mo, mas malaki ang magiging, ano mo, mas magiging malaki ang magiging kita mo, ang revenue na sinasabi nila. So, yun daw yun, kaya lagyan ng lugar ang iyong pangalan. And then, ano pa ba? Sa pagsasaging, sa pagningisda, sabi nga nila, ano yun eh, kumbaga tiyagaan yun, walang shortcut. Yung mga shortcut na mga napapasukan nyo na shortcut, na one day, one night, na makapag 1,000 ka, ay nako, maniwala kayo sa akin, lagas yan. Lagas, they won't stick. Hindi yan dumidikit. Nalalagas yan, sila yung mga nalalagas. Etong advice ni Madam Inkay ha, pag kayo nagsaging or pag kayo nang isda, be sure na napanood nyo yung dinikita nyo ng 2 minuto, less na yung 2 minuto, at maximum ng 3 minuto. Kasi pansin ko sa akin na personally, mas dikit yun. Talaga, as in dikit, kahit pa magkasalubungan kayo, kasi sabi nila pag nagkabuntutan, nalalagas. Pero hindi mo naman kasi maiwasan yung hindi kayo magkasalubungan. So, see to it na pa nagkasalubungan kayo, parehas kayong nag-watch ng maximum na video, or mas maganda, matapos mo na lang yung video niya kaysa yung isang saging na malagas. Kasi nga naman, mahirap magsaging. Okay, mahirap. So, yung isang saging na malalagas sa'yo is napakalaking bagay nun. How much more? Diyos ko, si Lolo, nagmumukbang yan. Minsan naglalagas yan ng 50. Minsan naglalagas yan ng pinakamalaki na 50. Napakawala naman yung kaluluwa kung 100 ilagas niya sa isang araw, di ba? Pero mostly talaga naglalagas yan. Ang paglalagas po ng saging sa YouTube is normal lang po yan. Huwag po tayo ma-discourage tuwing, lalo na yung mga baguhan ha, yung mga less than 100 pa, yung mga 100 pa lang, 200 or less than 1,000, huwag kayong ma-discourage. Ako, maniwala kayo sa hindi, ako ha, Madam Imkay, 800. Alam nyo ba na-stuck ako sa 800? Siguro sa loob ng 800, ang nabawas sa akin ni Lolo, 500. Oo, maniwala kayo. Pupunta ako ng 850, 860. So, konti na lang. Huwag na 900 na ako. Huwag na 900 na ako. Pagising ko na umaga, lagas na naman. Lagas na naman ako ng 30. Lagas ako ng 20. Lagas ako ng 40. Araw-araw yun, or every other 2 days, sa loob ng 800 na
ano ko, nabilang ko. Kaya nga sabi ko, walang Diyos. Mas malaki pa yung nakalta sa akin ni Lolo. Mostly kapag ano, naglalagas yan si Lolo kapag malapit ka nang mag, ano, mag 1,000. Ayan, okay lang yan. Huwag ka mapanghinaan na ng loob. Lahat kami na malalaking YouTuber, dyan nagsimula. Lahat na ma-monetize channel, dyan nagsimula sa lagasan na nabandang 800 or 900. Kaya cheer up lang, tuloy lang ang buhay. Okay? So, yun lang po muli ang chika ni Madam Jocelyn Saliridad today. Ang ating chismisan. Ang alam niyo naman sa Madam Jocelyn, wala pahinga ang bibig. So, yun lang. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, just click the button and subscribe me para aware kayo at ma-notify kayo sa aking mga vlog, sa aking mga chika tuwing premiere. Okay, maraming salamat sa mga sumusuporta sa akin. Maraming salamat sa mga walang kwenta. Hindi, walang sawa na sumusuporta sa akin during premiere ko. Ang team me, especially ang team lipstick, ang team ko, ang team me Amurada supporters, maraming salamat sa inyo. Hindi lalaki ang channel ko kung hindi niyo kung wala ang suporta ninyo. Maraming salamat po. Okay? Pag gagawa ng channel, mas maganda sarili niyong pangalan at lagyan niyo ng lugar kung saan kayo banda. Kung saan kayong parte ng Pilipinas. Okay? Yun ang advice ni Madam Jocelyn Saliridad sa ngayon. At sa masusunod na araw, mag-a-advise muli si Madam Imkay. Abangan! Baboy!